Hanggang sa makabalik si Bianca sa ospital ay wala pa rin siya sa sarili. Kanina habang naglalakad siya palis ng kondo ni Roxy, gusto niya itong balikan. She wanted to hug her and tell her how sorry she is, pero hindi niya ginawa because if she did, baka tuloy na siyang hindi makalis doon. She hated seeing Roxy cry. She hated seeing her in pain. Lalo na't alam niyang siya ang nagdulot ng sakit na nararamdaman ito. Gusto niyang suntukin, sampalin o bugbugin ang sarili. Yes, she loves Gabriel pero hindi naman ibig sabihin iyon, wala na siyang pakialam sa nararamdaman ni Roxy. Roxy will always have a special place in her heart and no one or nothing could ever change that. Kaya naman na makita niya kung paano ito umiyak at magmakaawa sa kanya na huwag niya itong hiwalayan, sobrang sakit din ang kanyang naramdaman. Kung may paraan lang para hindi niya ito masaktan, paniguradong yun ang gagawin niya. But there is no other way around. It is either sabihin niya dito ang katotohanan at ayan itong mag-move on at kalimutan siya, o patuloy siya magsisinungaling dito at paaasahin niya itong nararamdaman niya pa rin para dito. So she chose the first one. It is better to hurt her with the truth than to make her feel better with lies. Na makarating siya ng kwartong inuukupan ng kanyang mga magulang, ay nakita niya nag-uusap ang mga ito. Akmang papasok na siya na marinig niya ang kanyang pangalan. I am happy for our daughter. She finally found her happiness and that is Gabriel. Anang kanyang ina na napangiti sa kanya. Her mother is right. Gabriel is now her happiness. And speaking of Gabriel, bigla niyang namiss ang kasintahan. Naalala pa niya kung paano ito nagpumilit sa kanya kagabi na pumayag siyang samahan siya nito dito sa ospital. Pero kagad din niya itong tinanggihan. Gabriel has his own life at may kumpanya itong pinapatakbo. Ayaw naman niyang mapabayaan itong pinaghirapan para lamang sa kanya. Ako rin. God knows how sorry I am kung bakit di ko pinapahalagahan ang nararamdaman ng anak natin. Noon pa man wala na siyang ibang ginawa kundi sundin ang gusto natin because she did not want to disappoint us. Kahit tabag ito sa loob niya, ginagawa niya pa rin. That is why I am so happy na nakikitang masaya siya sa piling ni Gabriel. Huwag lang magkakamali ang lalaki yung nasaktan ng anak natin dahil kung hindi higit pa sa bugbog ang makukuha niya. Napaismid siya nang marinig ang sinabi ng ama. I doubt magagawang saktan ni Gabriel ang anak natin. Sabi naman ng kanyang ina. Nagawa na nga niya, hindi ba? He kidnapped our daughter at pinilit niya ang kanyang sarili sa ating anak. Nakakuyom ang kamao ng kanyang ama habang sinasabi ang salitang iyon. Pero nakita mo naman kung paano niya alagaan si Bianca ngayon, hindi ba? Oo, mali ang ginawa niyang pag-kidnap sa anak natin. Pero hindi rin naman natin maikakaila na mahal niya ang anak natin. Sa tingin mo, mahuhulog ang anak natin sa kanya kung hindi niya trinato ng mabuti ang anak natin? So calm your nerves, Alfredo. I believe that our daughter is in the right hands of a good man. At isa pa, masaya si Bianca sa kanya. So sana supportahin na lang natin sila. Biglang bumuntong hininga ang kanyang ina. Hindi ko lang alam kung ano magiging reaksyon ng anak natin kapag nalaman niyang ginawa mo kay Gabriel. I made it clear to him na huwag na huwag niyang ipapalam kay Bianca nangyari or else walang kasalang magaganap. Her father said through gritted teeth, "You are too cruel and you are too soft towards that man, Minerva. Kung tutuusin, kulang pa nga ang ginawa ko sa kanya. Kahit gaano pa niya kamahal ang anak natin, mali pa rin ang ginawa niya. Kung ako lamang magdedesisyon, ipapakulong ko ang hayop na yun. Magpasalamat siya, mahal siya ng anak natin. Dahil yun na lang ang natatanging dahilan kung bakit pinanatili ko pa rin siyang malaya hanggang sa ngayon." Anang kanyang ama. Ramdam niya ang galit sa boses ito dahilan upang magpahinga siya ng malalim. Magsasalita pa sana ang kanyang ina nang tumikim siya dahilan para makuha niyang atensyon ng mga ito. Bahagya pang nagulat ang mga ito na makita siya. Una niyang nalapitan ang kanyang ina at tinalikan ito sa pisngi saka niya binalingan ang ama at nalapitan ito. Her father has a serious look on its face and so is she. Pinag-ekis ng kanyang ama ang mga braso nito. Mukhang nakapagsumbong na siyang lalaking yun, ha? Bahag naman palang buntot ang lalaking yun. Dad, pagputol niya sa mga sinasabi ng ama. Alam kong nag-aalala kayo sa akin. And I know that you just wanted to protect me, but I won't tolerate you hurting my man. Nakakuyom ang mga kamao nang sabi niya. Bianca? Anang kanyang ina, na tila sinasaway at pinapahinahon siya. Binalingan niyang ina at nakita niya sa mga mata nito ang pagmamakaawa. Ngunit mabilis niya rin nabalik ang tingin sa ama na magsalita ito. That man is no good for you, Bianca. Then are you going to ask me again na hiwalayan siya? Just like when you found out that I am dating Roxy. Matapang niyang tanong sa ama. Bianca? Muling saway ng kanyang ina. Base sa tono nito, alam niyang hindi nagustuhan ang sinabi niya.
Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili niya. Pilit niyang isiniksik sa ulo niya that she won't just confront her father, but she also has to convince him to accept Gabriel and give them his blessing. Nang sa tingin niya ay kalmado na siya, saka lamang siya muling nagsalita. Hindi po ako sasaktan ni Gabriel, Dad. Trust me on that. Mahal na mahal niya po ako kaya sigurado po ako na wala siyang gagawin na maaaring makasakit sa akin. Kalmado na yung saad. Ilang minuto munang natahimik ang kanyang ama bago ito bumuntong hininga. Mahal mo ba talaga ang gagong yon? Her father asked firmly. Tumango siya. Mahal na mahal po. Alam ko pong napakabilis. Maging ako hindi po makapaniwala na kaya ko siyang mahalin ng ganito kabilis. Pero wala eh. Puso at isip ko na po nagsasabi na mahal ko po siya. At alam kong yun po ang naramdaman niya para sa akin. So please, Dad, stop worrying about me. Gabriel loves me at ilang beses na po niyang pinaramdam at ipinakita yun sa akin. Muli na namang natahimik ang kanyang ama. Dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. She badly wants her father's approval at alam niyang yun din ang gusto ni Gabriel. Okay, anang kanyang ama matapos ang ilang segundong pananahimik nito. Dahilan upang magliwanag ang kanyang mukha. Pero kapag sinaktan ka ulit ng lalaking yun, kaagad mong sabihin sa akin na maturuan ko siya ng leksyon. Nagkakaintindihan ba tayo? Paulit-ulit na pagtango ang kanyang ginawa bilang sagot sa kaniya niyakap ang ama. Niyakap naman siya pabalik ng kanyang ama. Thank you, Dad, she said. Isang malaking ngiti lamang ang sinagot sa kanya ng kanyang ama. Nga pala, kamusta ang pag-uusap niyo ni Roxy? Ano naging reaksyon niya? Her mom suddenly asked, dahilan para mabaling ang atensyon nilang mag-ama dito. Humiwala na siya sa pagkakayakap sa ama. Bumuntong hininga muna siya bago niya sinagot ang tanong ng ina. Hindi po naging mabuti. Ine-expect ko naman po na ganun maging reaksyon niya. Pero masakit pa rin palang makita na nasasaktan siya ng dahil sa akin. Malungkot niyang saad. Bianca, you just made the right decision. Walang mali sa ginawa mo. Ginawa mo lang sa tingin mong tama at yun ay ang sabihin ng katotohanan. You won't be truly happy kung may kasalingalingan kang itinatago. Nakangiting saad ng kanyang ina. Isang maliit na ngiti lamang ang sinagot ni Bianca sa sinabi ng ina. Oo nga pala, sabi ng doktor pwede na raw kaming lumabas. Biglang sabi ng kanyang ama. Lumawak ang kanyang ngiti pagkarinig niya sa sinabi ng ama. Really? That's good news! She happily exclaimed. Yes, anang kanyang ina. Kaya ikaw umuwi ka na muna. Halos gabi-gabi na lang nandito ka at binabantayan kami. Sa umaga naman kahit wala ka dito, alam namin na ibang pinagkakabalahan mo. Bahagya siya napatawa sa pagbabago na ekspresyon sa mukha ng kanyang ama nang sabihin nitong iba ang kanyang pinagkakaabalahan, and she knew he is referring to Gabriel. Kaya't sigurado kung wala ka pang maayos sa tulog, mula na makauwi ka rito. So just go home for today and get some rest. Tututol pa sana siya na magsalita ang kanyang ama. Your mommy is right, Bianca. Umuwi ka na muna at magbahinga. Huwag mo na muna kaming alalahanin. Mamaya-maya lang darating na rin naman si Loring at siya muna magbabantay sa amin. Si Loring ay isa sa mga kasambahin nila na matagal na nagsisilbi sa kanilang pamilya. Sigurado po ba kayo? Okay lang naman po ako eh. Aniya ngunit sabay lamang na umiling ang kanyang mga magulang. Sigurado kami kaya sige na, umuwi ka na at bumawi ka ng tulog. Tumango na lang siya sa sinabi ng mga ito. Alam niya kasing hindi rin siya mananalo sa mga ito at kahit paanong sabihin niya, pipilitin pa rin siya ng mga ito na umuwi na. Hinalikan niya muna sa pisngi ang mga ito saka siya umalis. Ngunit imbes na sa bahay nila siya umuwi, ibang daan ang tinahak niya. Pupuntahan niya si Gabriel sa bahay nito at sasorpresahin niya ito. Alam niyang nakauwi na ito dahil kanina lang nag-text ito sa kanya na maaga itong uuwi. Nang makarating sa bahay nito, mabilis siyang umibes mula sa kanyang sasakyan. Nang makita siya ng security guard, kaagad siyang pinagbuksan ng gate ng security guard. Matapos kasi nitong makalabas sa ospital at makipagkita sa kanya, dinala na rin siya dito sa bahay nito. Pinakilala siya nito sa security guard at sa mga kasambahay nito bilang nobya, kaya naman kaagad na siyang nakilala ng guard. Mahigpit rin kasing ibinili ni Gabriel sa guard na kapag siya ang pumunta o naghanap dito, kaagad na siyang papasukin sapagkat ang bahay doon ito ay bahay na rin niya. Nang makita at makilala naman siya ng isang kasambahay, ay kaagad siya nitong lapitan. Nakauwi na po ba si Gabriel? Nakangiting tanong niya rito nang nasa harapan na niyang kasambahay. Ano po kasi? Ano po? Kumunot ang kanyang noo. May pinaghalong ka ba at takot siyang nakikita sa mukha nito?
Idagdag pa ang pagkakautal nito. May problema po ba? Nagtatakang tanong niya ulit dito. Napakamot sa ulo ang kasambahay. Kitang-kita niya pa rin ang kaba sa mukha nito, dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. There must be something wrong for her to react like this. Tila may tinatago o pinagtatakpan ito. So without even waiting for the maid to answer, nilampasan niya ito at malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa bahay ni Gabriel. Kitang-kita ang gulat sa mukha ng mga kasambahay nang nasa loob ng bahay na makita siya. Ma'am Bianca, anang mayordoma, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, inilibot lamang niya ang tingin sa paligid ng bahay at hinanap si Gabriel. Nang hindi niya ito makita sa sala, sa kusina naman siya tumungo. Pinuntahan niya rin ang theater room ng bahay nito at ang swimming pool, hanggang sa magdesisyon siyang puntahan ito sa kwarto nito. Ilang kasambahay ang pumigil sa kanyang pumasok sa kwarto ng nobyo, pero mas lalo lamang siyang nagnais na makita ang loob ng kwarto nito. Her gut is telling her that something that she wouldn't like is happening inside Gabriel's room. Huminga muna siya ng malalim bago niya matapang na pinihit pabukas ang saladura ng pinto ng kwarto. And she was surprised nang malaman na bukas pala ito. Ngunit may isang eksena pa pala ang mas makakapagpagulat sa kanya. Dahil nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Gabriel na nakahiga sa kama, walang pang itaas na damit at umuungol. At sa may bandang hita nito ay isang hindi niya kilalang babae ang nakaupo at kasalukuyang binubuksan ng zipper ng pantalon na suot ng kanyang nobyo. What the hell is happening? Ang siyang naisambit niya habang nalalaki ang kanyang mga mata sa gulat. What the hell is happening? Hindi makapaniwalang bulalas ni Bianca habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa nakahiga at umuungol pa rin na si Gabriel at sa babaeng nakaupo sa may hita nito na napatigil sa ginagawang pagbukas ng zipper ng pantalon ni Gabriel at napalingon sa kanya. She looked at the woman's face. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Pero ang gulat na nasa mukha nito, kaagad na palitan ng tila isang nakakaloko na ekspresyon. Well, hello there. Anito sa kama pang uyam ng umisi. Bumaba ang kanyang tingin sa mga kamay nito na nakahawak sa zipper ng pantalon ni Gabriel bago niya ibinalik ang tingin sa mukha nito. At sa nababantang tinig at tingin, sinabi niya, I suggest you get your hands off my man's pants and get away from him. Oh, feisty. Definitely his type. Tila nangiinis na saad naman ng babae, saka nito tuluyang ibinaba ang zipper ng pantalon ni Gabriel. Kumuyom ang kanyang mga kamao and she gritted her teeth. Seeing the woman touch her man makes her blood boil. Get away from Gabriel, she repeated through gritted teeth. Ngunit tila walang narinig ang babae. Instead, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa dahilan para mapaungol si Gabriel. The anger she is feeling just intensified. Just one look at Gabriel and she already knew that he is not on his right mind. Gabriel is lying on his bed, looking so weak that he is having difficulty in moving his body. He is also sweating while panting so hard. The witch did something to Gabriel, and she is planning to take advantage of him. This is the last time that I will ask you nicely. Get away from my fiancé. Nagbabanta niyang saad. Ngunit tinawanan lamang siya ng babae, na siyang lalo pa nagpatindi ng galit na nararamdaman niya. At sa tingin mo, matatakot ako sa iyo? You are just his fiancé. Hindi ka pa niya asawa. Hindi pa siya nakatali sa'yo. So that means I still have the chance to feel my thirst on Gabriel. I still have the chance to prove to him that I am better than you. That it's me he should choose. Besides, it's not like this is the first time that I've done this. The woman looked at Gabriel's face. Saka nito pinaglandas ang sariling daliri sa dibdib at tiyan na humihingal si Gabriel. I have done this for so many times. Kahit nung hindi ka pa dumadating sa buhay niya. And he has no complaints about it. Ibinalik nito ng tingin sa kanya. Then she smirked at her. He actually likes it whenever I do this. He really, really likes it. Alam niyang gusto lamang ng babae. Nagalitin siya at nagtatagumpay nga ito sa gusto nitong mangyari. Aalis ka o kakalad ka rin kita? Aniya sa nagangalit at dinig. Muling tumawa ang babae. Oh my God! Is this some kind of a telenovela? Like I've heard that line in a lot of affair-themed movies and series before. The woman is not taking her seriously, and it is making her mad. Too mad that she started to lose her sanity. So without even thinking twice, malalaki ang mahakbang na lumakad siya, palapit sa babaeng nakangisi lamang. With a mocking tone on her voice, the woman started talking again. Oh, what is it now? Ngunit hindi natapos ng babaeng sasabihin ito.
nang walang pag-anilangan niyang hinablot ang buhok nito. And with all the strength that she have, she pulled the woman out of the bed. Tila isa lamang itong gamit na init siya niya sa sahig. Thankfully, the woman was so thin that she was able to pull her away from Gabriel that easily. She looked down and stared at the woman's shocked and horrified face. What? I made you choose. You did not get away from my fiancé, so I took it that you are choosing the other one. She madly said as she grabbed the woman by the hair again and then pulled her out of Gabriel's room. Nagpupumiglas at nagsisigaw ang babae habang hilahila niya ito, pero lalo lamang niya hinigpitan ang hawak sa buhok nito. She doesn't have the intention to let her go until they are out of Gabriel's room. Nang tuloy na sila makalabas sa kwarto ni Gabriel, saka lamang niya marahas na binitawan ang buhok ng babae na ikinaigik nito, na siya ring dahilan upang makuha nilang atensyon ng mga kasambahay ni Gabriel. You whore! Referring to yourself? Mabilis niyang saad, not letting the woman finish what she wanted to say. Actually, marami pa sana akong gustong gawin na higit pa sa pagkaladkad sa'yo. But then, ayoko rin namang sayangin ng oras ko sa'yo. You are not worthy of my time and attention, she said with full of conviction. Humakbang siya palapit sa babae hanggang sa ilang dangkal na lamang ang nakapagitan sa kanilang dalawa. Then she crossed her arms and looked down at the woman. I don't know who the hell you are and I don't even wanna know. Shut up! Hindi na naman niya pinatapos ang babae at sa halip, marahas niyang ginagap ang magkabilang pisngi nito. Listen to me, whore. I will let you off the hook this time. But the next time you do this, hindi nilang kaladkad ang aabutin mo sa akin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, kaya huwag mo akong susumbukan. She said through gritted teeth, bago niya pa ito marahas na binitawan at tinalikuran. No! We're not yet done. Gabriel is mine. He is mine! The woman shouted hysterically, pero hindi na ito pinansin pa. Niyang tingnan nito ay hindi niya ginawa. As much as she wanted to punish that woman for making a move on Gabriel, kailangan niya munang pagtuunan ng pansin ng nobyo. There is something wrong with him, and she is sure that it was all that woman's doing. Pero na makabalik siya sa kwarto ni Gabriel, ganoon na lamang ang gulat niya sa nasaksihan. For she saw Gabriel, now sitting on his bed, looking at the ceiling with his closed eyes, while stroking his sword. Ah, Bianca! Pag-ungol nito habang patuloy pa rin sa makamundong ginagawa. At magiging isang malaking sinungaling siya kapag sinabi niyang hindi siya naaapektuhan sa nakikita niyang ginagawa ni Gabriel. Pipis siyang napamura. Unti-unti na rin bumibilis ang kanyang paghinga. She knew she wanted him. She wanted him so bad. She was just intently staring at Gabriel nang biglang magmulat ang mga mata nito at dumingin sa kanya. Nagtama ang kanilang mga tingin and she clearly saw lust on its eyes at alam niyang yun din ang nakikita ng binata sa mga mata niya. Bianca! Sambit ito sa kanyang pangalan habang wala pa rin tigil sa ginagawa nito. Without thinking straight, agad niyang kinuha ang telepono na nakapatong sa bedside table na sigurado niyang pagmamayari ni Gabriel. Sa kanya hinanap ang kanta. When she finally found the right music, kaagad niya yung pinatugtog. Lumakad siya palapit sa binata at tumigil lamang na nasa paanan na siya nito. Bianca! Muling sambit ni Gabriel sa kanyang pangalan. Ngayong malapit na siya rito, kitang-kita niya kung gaano kalaki ang butil ng pawis nito at kung gaano kapula ang mukha nito at kung gaano kapungay ang mga mata nito. Gabriel looked like a man in heat at ang babaeng iyon ang dahilan nito. Marahil may pinainom o pinakain ng babaeng iyon that made Gabriel like this, she thought. Mabuti na lamang talaga at naabutan niya mga ito bago pa man may gawa ang babae sa fiancé niya. Bianca, Bianca sweetheart, I want you sweetheart, I want you, I want you. Tila nagdedeliryo sa labi sa pagnanasa na saad ni Gabriel. Dahil nahawa na si Bianca sa init ng kamunduhan, sinamahan niya ang kanyang nobyo at sabay nilang inabot ang rurok ng kalangitan. Saktong pagtapos ng kanta ay siya ring tapos ang kanilang pinagsaduhan. Sobrang pagod na ang naramdaman ni Bianca, kaya naman ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Soft kisses on her shoulder blades was what woke up Bianca from her sleep. Gabriel, inaantok pang sambit niya sa pangalan ng nobyo. Wake up, sweetheart. It's already 10. Ani Gabriel, ngunit tanging ungo lamang ang sinagot niya sa nobyo. She is still sleepy at ang gusto niya lamang gawin ngayon ay ang matulog. Her body is tired. Paano ba naman kasing hindi siya mapapagod kung buong wabis niyang inangke ni Gabriel? Halos madaling araw na silang natapos at mukhang iisa na naman ang nobyo dahil ang kamay nito ay naglilikot na naman. Diyos ko,
kung ano man ang pinainom o pinakain ng babaeng yun kay Gabriel, isinusumpa na niya. Masyado ba talaga kitang napagod? Napaismid siya sa naging tanong ng nobyo. Abat may gana pa talaga itong itanong yun? At talagang tinatanong mo pa yan. Alam mo ba kung anong oras na tayo natapos? Hindi ka ba naubusan ng gata? Nakalabi niya ang sagot na ikinatawa lamang ni Gabriel. Muli nitong hinalik-halikan ang kanyang balikat at leeg. Sorry na, hindi ko lang kasi talaga napigilan ang sarili ko. Ewan ko ba, pagkatapos akong painumin ni Tiffany ng wine, nag-iba na yung pakiramdam ko. Bigla lang nag-init yung katawan ko. I don't even remember how I was able to come home or who I was with. All I know is that I have a very wonderful night with you. Ngingisingisi nitong saad na ikinairap lamang niya. At dahil nabanggit na nito ang pangalan ng babae na siyang natatanya kagabi na kasamang nobyo, hindi na siya nagdalawang isip pa na magtanong. Alam niyang hindi ginasun ni Gabriel ang nangyari sa pagitan nito at ang babaeng iyon. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mainis at magtaka kung bakit magkasama ang dalawa. At kung tama ang pagkakatanda niya, ito rin ang tumawag kay Gabriel na nasa isla silang dalawa. So that is Tiffany, your bed buddy? Tanong niya sa pinaseryosong tinig. Bakit kayo magkasama ng babaeng yun? Muling tanong niya sa kasiya umupo at hinila ang kumot para ipulupot sa kanyang hubad na katawan. Tumabi naman si Gabriel sa kanya ng upo, saka nito iniyakap ang mga braso sa kanyang bewang at isinobsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Are you mad at me? Malambig nitong tanong sa kanya. Just answer me, Gabriel. Bakit kayo magkasama ng babaeng yun? At alam mo ba natatan ko dito kagabi sa kondo mo? I saw her taking off your clothes. That whore tried to get you. Now tell me, bakit kayo magkasama? Are you still seeing her behind my back? Are you cheating on me? Mabilis na kumawala si Gabriel mula sa pagkakayakap sa kanya, saka ito lumuhod sa kanyang harapan and gently held her face using his warm hands. No, no, of course not. Hindi na kami nakikita, promise. Kahapon lang ulit kami nakita kasi nagpumilit siyang makausap ako. Ayoko na sanang kausapin siya but she insisted. She even barged in my office without my permission. Pagpapaliwanag ni Gabriel, pero natatili lamang blanco ang kanyang ekspresyon. Really? She just barged inside your office, but you still had a chance to have a drink with her? At paano kayo nakarating dito sa bahay? Don't tell me na inaya mo siyang pumunta rito. Galit pa rin niyang saad saka binigyan na isang matalim na tingin si Gabriel, dahilan para mapalunok ito. I had to. I wanted to talk to her about our relationship. Gusto ko siyang pakiusapan at tigilan na ako but I know her. Alam kong hindi ka agad siya papayag sa gusto kong mangyari. And there is a tendency na magwawala siya. And that is why I decided to bring her here. Hindi ko naman alam na may plano pala siya. Bianca, believe me, hindi ko talaga ginusto nangyari. I don't know kung ano nilagay niya sa inumin ko. But trust me, I did not want all of that to happen. Please, sweetheart, believe me, hindi ko kaya magtaksil sa'yo. Mahabang paliwanag nito. He is pouting his lips at pinalamlam nito ang mga mata, trying to look cute. She tried to resist him pero hindi na niya napigilan ang hindi mapangiti sa mas ngumunguso pa ito. Kaya nga kaninang galit at tampo ang nararamdaman niya ay parang bulang biglan lang naglaho. Bianca naman, huwag mo naman akong ngitian lang. Please tell me you're not mad at me and that you believe me. Pagsusumamo pa nito, naikinailing na lamang niya. Gabriel is really irresistible. O baka naman sadyang marupok lang talaga siya. Bumuntong hininga siya. Naniniwala naman ako sa'yo. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi magalit at masaktan din na makita ko kayo kabe sa isang hindi kaaya-ayang posisyon. Parang biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo ko at nagdilema ang paningin ko that all I wanted to do was just to punch her in the gut. You're already mine. And I just can't accept the fact that that woman tried to steal you away from me. Galit na saan ni Bianca. Kakarating lang na sa ospital para dalawin ang magulang ni Bianca. Namahanating sila sa kwartong kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Naabutan niya ang mga magulang at si Loring na nag-aayos ng mga gamit. Bakit ang tagal niyo? Kanina pa namin kayo hinihintay. Her mother asked. Humalik muna siya sa peske ng kanyang ama at ina bago siya umupo. Sumunod naman sa kanya si Gabriel but unlike her, nakatayo lamang ito sa gilid niya. Pasensya na po. May importante lang po kaming ginawa kaya natagalan po kami. Magalang na sagot ni Gabriel. Saka tumingin sa kanya at kinindatan siya na ikinailing naman niya. Stop looking at my daughter like that kung ayaw mong ipagbubug ulit kita. Pagbabanta ng kanyang ama habang masamang nakatitig kay Gabriel. Dad! Pagsaway niya sa ama.
Her father was about to say something again, but her mother immediately spoke, which she is thankful of dahil kung hindi, malamang hindi na naman matatapos ang sasabihin ng daddy niya. Ganun ba? Bueno, naasikaso niyo na ba ang hospital bills? Kating-kati na kasi akong umuwi. Nakakasawa na rin ang umay ng mga gamot. Her mother said na kanya lamang ikinangiti. Opo, mommy. Kaya po pwede na po tayong umuwi anytime we want. Sagot niya sa ina. Ganun ba? O siya, tara na. At gusto ko na talagang umuwi. Her mother said excitedly. Tatayo na sana siya nang bigla siya makaramdam ng pagkahilo. Dahilan upang mapahawak siya sa balikat ni Gabriel. Mabilis naman siyang nilulohan at inalalayan ni Gabriel. Are you okay? He worriedly asked. She was about to answer him na makaramdam naman ulit siya ng pagkahilo. At para bang bigla na lang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. At pagkatapos niyon, hindi na niya alam kung anong mga sumunod na nangyari sapagkat tuloy na siyang nawala ng malay. Ano kaya ang dahilan ng bakit nawala ng malay si Bianca? Ano ang magandang balitang naghihintay sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.